So hi at welcome ulit dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1111 spoiler. Nagpapatuloy nga ang matinding laban sa Egghead Island. Meron na naman nga matinding revelation. At bali meron nga ring bad news na sasabihin natin sa last part ng video ito. So syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1111 spoiler. At bali wala pa nga tayong title ng chapter na to. Nagsimula nga ang chapter kung saan meron nga raw isang Gorosei ang talagang nagpupumilit makapasok sa Labo Base. At kung maalala nga natin sa last chapter, agad ngang inatake ni St. Marcus Mars ang barrier, maaring hindi niya pa nga rin napasok ang Labo Base sa ginawa niyang pag-ataking yon. Kaya maaring talagang pinipilit niya pa nga rin ngayong makapasok. So eventually, siguradong makakapasok nga ang Gorosei. Pero at least alam natin na kahit papaano, may laban nga yung mga nasa taas. Dahil sa tapos na nga sa laban niya kay Luchi si Zoro, at nandun nga rin si Jinbei at si Brook kung sakali man. Pero mas maganda nga sana kung sakaling si St. Ethan Baron ang makakalaban ni Zoro. At speaking of Zoro, kanonfirm na nga na talagang tapos na ang laban nila ni Rob Lucci. Pero base nga rito sa spoiler, mukhang nakatayo pa nga rin daw ang CP0. So medyo confusing nga to dahil kung sakaling natalo na nga talaga si Rob Lucci, maaaring hindi na nga talaga siya makatayo ngayon. Pero kung nakakatayo pa nga siya, mala Whitebeard nga yung datingan niya. Cut naman sa baba kung saan talagang nagpapatuloy pa nga rin daw ang laban ni Luffy at ng mga Gorosei. Tinanong nga raw ng mga giant si Luffy ng patungkol kay Nika pero talagang hindi pa nga rin daw alam ni Luffy ang patungkol doon. At bali similar nga yun sa nangyari nung tinanong din ni Bonnie si Luffy ng patungkol sa Sangan Nika. At as usual talagang wala ngang alam si Luffy at para bang wala rin talaga siyang interest na malaman pa yon. Meanwhile si St. Topman Worker rin naman gumalaw na at kung maaalala nga natin siya na nga lang sa lahat ng mga Gorosei ang hindi pa gumagalaw sa last chapter. At ngayon gumamit nga raw ang Gorosei ng isang napakatinding gigantic wave of haki. At dahil doon talagang na-confuse nga raw si Luffy in a very funny way. So nature na nga yan ang Gear 5 ni Luffy at kahit na nga gano'ng pakatinding atake ang gamitin sa kanya talagang tumatawa pa nga rin siya. At nakita na nga natin yun sa naging laban ni Luffy kay Kaido. Isang confirmation nga lang din to na talagang nakakagamit ng haki o maaaring Conqueror's haki nga talaga ang ginamit dito ni St. Topman Workery. Pero ayun nga talagang napakatindi ni Brogy at Dory si chapter na to. Nagawa nga raw nilang salagin ang atake ng Gorosei habang gumawa nga raw ng baseball bat si Luffy na siyang tumama at naka-home run sa Gorosei. So hindi nga malinaw dito sa spoiler kung sino bang Gorosei ang tinutukoy pero maaaring si St. Workery. Sinabing nakagawa nga raw si Luffy ng baseball bat at maaaring similar nga ito sa ginawa niya nung time na kinalaban niya si Rob Lucci kung saan nakagawa nga siya ng goggles para targetin ng CP0. Bali yun nga yung power of creativity at imagination ni Luffy at talagang napakatindi kung talagang nakakagawa nga siya ng bat para gamitin sandata niya. Bali weapon nga talaga yung kaibahan ni Luffy dun sa naunang Sangan Nika na nakita natin sa alaala ni Husu. Kaya hindi na tayo mabibigla kung sakaling later on talagang magkaroon nga ng sandata si Luffy. Anyway, ipinakita nga rin daw ang mga Straw Hat kung saan tumatakbo ang mga ito patungo sa barko ng mga Giant. So hindi nga nabangit kung sino ang mga Straw Hat na tinutukoy dito. Kung maalala natin nasa tapat na nga ng barko sila Franky at ang mga Straw Hat nga lang nawala dun yung mga nasa taas. At parang napakabilis naman kung sakaling nakababa nga agad sila dahil sa alam natin na sarado nga ang barrier. Kaya maaaring ang tinutukoy pa nga rin dito walang iba kundi sila Franky. So kat naman sa barko ng mga Marines finally nagkaroon na nga tayo ng balita kay Kizaru matapos nga siyang tamaan ng matindi kay Luffy. Kung maaalala nyo binato nga siya ni Luffy at talagang tumama nga siya sa isa sa mga barko. At ngayon talagang kinocomfort nga raw ng mga Marines ang Admiral. Pero sinabi nga raw nito na hayaan na nga lang daw siyang magpahinga. So confirmation nga ito na talagang hindi na nga makakabalik pa sa laban si Kizaru. Kaya isa nga talaga itong panalo para kay Luffy. Sa last part naman ng chapter mga tol, ito ang matindi talagang nagising na nga raw ang Iron Giant. At ang unang salita nga raw na sinabi nito patawa Joy Boy. So yun, ito nga talaga yung pinakihintay natin ever since na makita nating napagalaw nga ni Luffy ang Iron Giant. Alam natin na talagang nagmula nga ang robot sa Ancient Kingdom kaya hindi na nga nakakabigla na kilala nito si Joy Boy. Maaring isa nga siya sa mga kampi ni Joy Boy at mukhang nakagawa nga siya ng pagkakamali. At maaring ang pagkakamali ngang ito yung pagkatalo ng Ancient Kingdom laban sa world government. Nakakasurpresa nga rin na talagang meron palang sariling consciousness ang ancient robot dahil akala nga natin robot lang ito na nagmula sa Ancient Kingdom. Napakarami pa nga nating gustong malaman patungkol dito pero ayan ang masamang balita nga mga tol magkakaroon tayo ng tatlong
linggong break. Medyo matagal-tagal nga yun, pero kahit papaano makakapagpahinga nga ang author na si Oda. At ayun, ito na nga kabo ng video natin. At syempre kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!